Hello po, welcome po sa aking YouTube channel, Ma Victoria Breeze. Today po, magluluto ako ng aming dinner at ito po ay beef. Gagawin ko pong beefsteak pero Pinoy style po. Meron po ako ditong mushroom. Yun po nasa lata, half lang po ang ginamit ko. Soy sauce, one big onion. Gagamitan ko rin siya ng oyster sauce. Lalagyan ko ng lemon juice. Ito po ang ginagamit ko na garlic puree at saka po ng black pepper. Ang salt po, depende na rin po sa inyong panlasa. Ngayon po ang gagawin ko, slicing ko po ang beef. Slicing ko lang po siya ng medyo manipis. Ganito po. Ang mister ko talaga hindi po siya masyadong mahilig sa ano sa beef. Titikim lang 'yon. Ano na po ang gawin natin? Hindi naman po ito karamihan, konti lang po. Ito po ay bababad natin sa kalamansi at saka sa toyo na may kasamang garlic at saka paminta. Iiwan po natin sa ref ng mga isang oras. Naiwanin na po ang beef. Ilalagay niyo na po itong toyo at saka itong garlic. Tsaka po yung paminta. Ganyan lang po. Ating pong ihalo, haluin natin. Patayaan po itong i-marinate para po tumalab yung ating nilagay na mga toyo tsaka yung bawang para mas malasa po siya pag siya yung naluto. Kaya ito po yung iiwanan ko muna sa ref. Hayaan po muna nating ma-marinate po ng 1 hour sa ref. At ito pong sibuyas, ay hihiwain ko lang po siya. Kung malaki naman po ang sibuyas, kalahati lang po ang ilagay niyo. Kasi konti lang naman po yung lulutuin ko. Kadadalawa lang po kami kumakain tapos sa mister ko. Hindi po talaga siya mahilig sa beef. Ikat lang po natin na ganito. Slice natin na ganito. Ilalagay po natin itong sibuyas pag maluluto na po yung ating beef. Ayan po. So, antayin lang po natin na ma-marinate po ang beef at babalikan po natin uli after 1 hour. Hindi din po natin palang lagyan ng lemon. Pwede po kayong gumamit ng fresh lemon. Ayan po. Mix lang po. Balik ulit sa ref.
After 1 hour po, ipiprito ang ating bahagyang ng ating beef po. Iprito po natin ang bahagya at isinabay ko na rin po ang pagsalang ng kanin para sabay po silang maluto ng aming ulam. Madali lang po ito kasi manipis po ang hiwa ng beef. Simple at masarap. Kaya nga lang medyo mahal ang presyo ng beef sa Pinas. At itong pinagbabaran po, huwag pong itapon kasi ibabalik po natin yung pinagbabaran marinade na pinagbabaran po ng beef. Atin pong ibabalik. Takpan po natin at mag-antay lang po ng sandali. Inaan natin ng konti ang apoy ng kanin na pamasuno. Hayaan lang po natin maging prito ng bahagya ang ating beef. At mamaya ilalagay din po natin ang sa pinakasabaw niya. Ang bango po ng amoy, ang bango ng beef. Lalo na siya binabad po sa kalamansi at saka sa toyo. Hindi pa ready. Yung bahagya na pong napiprito natin ang beef, babalik na rin po natin. Another 5 minutes ang atin akong lalagyan ng sabaw. Ngayon po, ibabalik po natin yung ating pinagbabaran at bubuhos po natin sa ating. So guys, naibalik ko na uli yung pinagbabaran ng beef. Ngayon, pinalalambot po natin ang baka. Lalagyan ko na po siya ng oyster sauce. Ayan po, tansyahin nyo na lang po. Yung pong aking sabaw na inilagay po, sinamahan ko po yun ng beef stock or beef cubes. Nilagay ko po doon sa pinagbabaran at dinagdagan ko po ng mainit na tubig. Hayaan lang po natin medyo lumambot. Ang baka, hayaan pong kumulo.
Ayan, pang kumulo. Guys, hinayaan ko pong pakuloin ng 15 minutes. At pwede na po nating ilagay ang ating mushroom. Yan po. Pandagdag lasa sa ating beefsteak. Click natin ang cover. Tapusin po natin ang ating 15 minutes na pagpalambot sa baka. At kung ang sabaw po ay medyo naparami, pwede po kayo maglagay ng cornstarch. Gaya ko po, lalagyan ko po siya. Ito po ay 1 spoon na cornstarch na ilalagay ko po sa sauce para medyo po siya malapot. Titikman ko po kung tama na ba ang panlasa. Okay na po, malinamnam. Hindi maalat. Tamang-tama lang. Try natin kung ang beef ba ay malambot na. A little bit. Ah, pwede na po. Konti na lang. So, ilagay na po natin ang ating cornstarch. Lagyan ko na lang po ng half teaspoon na salt. At ang ating beefsteak ay luto na po. So ilagay na po natin ang ating onions na iniwa. Iwan lang natin ng 5 minutes. So ready to eat na po. So guys, luto na po ang ating beefsteak. Katakam-takam po ang lasa. At luto na po rin ang ating rice. So ready for dinner. So guys, if you like my video, please subscribe, like, comment, and share, and don't forget to click the bell button so you will be notified in my next video. Thank you once again. Bye!